Ahmad. Ang isa-share ko po sa inyo, katanungan po ng isa nating kababayan. Katanungan po, actually dalawa po ang katanungan niya. Ang katanungan ng isang kababayan last week, ang sabi niya, bakit kayong mga Muslim ay may Quran pa? Samantalang meron ng Biblia. Kaya tuloy hindi tayo nagkakasundo, nagkakasalungatan tayo. Yun ang katanungan ng hindi Muslim. Hangga, bibigyan po natin ng malinaw na kasagutan sa mga kababayan kung bakit po nagkaroon ng Quran. Una, sinabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, sa chapter 2 verse 1. Alif lam mim, dalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ang sabi po doon, this is the book, the glorious Quran. There is no doubt, a guidance to all al-muttaqun. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang aklat, ang maluwalhating Quran, na walang pag-alinlangan bilang patnubay sa mga al-muttaqun, sa mga matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, bakit daw nagkaroon ng Quran? Kaya po nagkaroon ng maluwalhating Quran dahil nangawala na po yung mga aklat na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang una pong kapahayagan, revelasyon o aklat na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po yung tinatawag na suhut, Scroll of Abraham. Ayan po, unang aklat, revelasyon. Pangalawa pong pinadala ng revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito po yung tinatawag na Sabur, Psalms of David, Salmo o Awit ni David. Pangatlo, ang pangatlong aklat o revelasyon, ito po yung tinatawag na Torah. Torah kay Musa, alam kay Moses. Kautusan kay Moses. At ang pang-apat, ito na po, pang-apat. Ang pang-apat na revelasyon na ipinadala kay Isa alayhis salam, si Jesu Cristo, ito po ay Injil. Gospel of Jesus, sa Tagalog, Ebanghelyo ni Jesu Cristo. At hindi po, Biblia. Ayan po. Kaya po lumabas na Quran, nangawala na po lahat yun. At nandito na po ang maluhating Quran. Subhanallah. At di po, at ang lingwahe is Arabic. At meron pa pong pangalawang katanungan. Yung ating kababayan, ang kanyang katanungan ay ganito. Bakit kayong mga Muslim ay Arabic ang ginagamit nyo? Samantalang may Pilipino, may Amerikano. Hindi po ba? Dahil Arabic po ang huling lengguahe. Noong kapanahonan po ni Moises, ang kanyang gamit is Hebrew. Ang Diyos po na tinatawag noon is Eloha. Ayan po, Eloha. Pagdating naman po kay Isa alayhis salam is Aramaic. Ang lingwahe ginamit niya Aramaic, ang tawag sa Diyos doon, Eli, Eli. Nakasalat po yan sa Biblia. Sa Matthew 26:47, nung nakapako po si Jesu Cristo, Aramaic ang kanyang ginamit. Ang sabi niya noon, no? Eli, Eli, lama sabachthani. Subhanallah, ang sabi niya, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Subhanallah, alam po, malinaw, tumatawag siya ng Diyos, is Aramaic. Kaya ngayon, alhamdulillah, Arabic na po ang huling lengguahe. At isa pong gawain ginagamit, kapag kami po ay nagbatian, hindi po Tagalog, hindi English, Chinese, Japan, o Roma, is Arabic. Sabi po, Assalamu alaikum. Arabic po yun. Sasagot po yung isang kapatid natin, ang sasagot, Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isasalin ko po sa ating wika na kung bakit ang mga Muslim is Arabic. Ang sabi po doon, napakaganda pong pagbate. Ang sabi, sumaiyo ang kapayapaan. Sasagot itong Muslim, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nang ibig po sabihin noon, at sumaiyo rin ang kapayapaan, ang habag o awa ng Allah at ang kanyang pagpapala. Subhanallah. Napakaganda po, di ba? Nakikita nyo, kahit Germany, Chinese, Japan, o British, Amerika, Pilipino, Bangladesh, Arabic, nagkakaunawaan po kami sa isang lingwahe, isang diwa, is Arabic. Pansinin nyo po, kabayan, pag tumawag ng adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nagkakaisa mga Muslim. Nagkakaisa po sa isang lingwahe. Nang ibig po sabihin ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, ang Allah ay dakila, ang Allah ay dakila. Maririnig po ng Amerikano, British, Germany, isa ang pamamaraan ng aming lingwahe pagdasal at isa ang pamamaraan ng pagdasal is prostration, is pagpapatirapa. Dahil kami po mga Muslim sa buong daigdig, itinuturo po sa Quran
ang pamamaraan ng pagdarasal, yung isa po, ang lahat ng mga propeta na isinugo po ng Allah subhanahu wa ta'ala, isa ang mensahe, sambahin ang naging isang Diyos. Isa ang lengguahe, isa Arabic. Isa ang pamamaraan ng pagdarasal, pagpapatira pa. Kaya makikita niyo po mamaya. Sa Islam, dalawa po ang pagkakaiba ng Islam. Ulitin ko na po, dalawa. Sa Islam, wala pong kahit sino pa rin o ika po. Wala po. Mababasa po doon sa Malakay. Sa mga kapatid ko po morning again, hindi po ito panunuligsa, hindi po. Ang sabi po sa Malakay chapter 3:10, alam niyo po ito, ibigay niyo ng buong buo ang inyong ika po upang matugon ko ang aking templo. Alam niyo po ito, sa Islam wala po. Sa Islam po, mahirap ka. Mahirap ka lang pwede yung bigyan yung mga namumulot ng basura. Wala po kaming ika po. Yun po ang isang pagkakaiba. Pangalawang pagkakaiba po sa Islam, kaya maraming nagbumuslim, ang amin pong sinasamba yung Diyos Allah na nang nagliga sa atin, na Diyos na sinasamba ng lahat ng propeta, na Diyos na kanila ang pinasasamba. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, jazakallah khair, Brother Jamil.